O may surrender feelers na daw mga kababayan. Gusto nang sumuko yata ni General Bantag. Di ano niya, Mr. Barabillas, yung masasabi mo dyan? Wag po, wag. Wag susuko. Ikaw niya, Mr. Barabillas, nanggagatong ka na naman. Di ba ito yung posisyon nila? Pati yung mga supporters niya, mga kababayan. Ang dami mga netizens. Sinasabi kay General Bantag, tamaan niya yung ginagawa mo. Huwag ka basta susuko. Kasi po, pag sumuko ka, di mapapaya ka niyan sa mga supporters mo. O di ba? Di ba yung condition mo, General Bantag? Kailangan mo na mag-resign si Boying. Iayaw man mag-resign ni Boying. Tuloy mo lang yung pag-ganon-ganon mo. O di ba? Si Sandara Park pala yon, yung mga ganon-ganon ni, ano, ni General Bantag. Ginagaya si Sandara Park pang 2025 po. So ngayon, kumusta naman yung mga supporters po ni General Bantag? Lalo na yung mga Bantag vloggers. Ano yung kwa ninyo? Ano yung advice ninyo sa inyong idol? Post your comments, mga kababayan. Ito yung balita, mga kababayan, ngayon. Bantag sends surrender feelers. Siguradong madidismaya yung mga ano, yung mga tagahanga ni General Bantag, kasi gusto nang sumuko. So ibig sabihin, mahina yung kanilang idol. Diba? Walang paninindigan, walang isang salita. Sabi rito, Justice Secretary Jesus Crispin Remolla revealed Thursday that fugitive from justice Gerald Bantag, former Bucor director, who was ordered arrested by two trial courts on murder charges, has sent surrender feelers. May pasabi na po. Remolla stressed Bantag's intention to surrender was confided to him. Sinabi daw sa kanya ng isa niyang colleague in the cabinet. So, secretary, katulad niya, several days ago, but stopped short of identifying his fellow member of President Ferdinand Marcos Jr.'s official family. Hindi man sinabi ni Boying kung sino yung nagsabi sa kanyang member ng cabinet. Ang sabi, tinawagan daw ni General Bantag, if it is possible sa kanya, na sumuko na lang. Ang sabi, mga kababayan, ni Remolla, na si Bantag ay nandito pa sa Pilipinas, hindi pa man po nakakalabas. Kasi di ba nagpalabas agad-agad ng hold departure order yung ating mga authorities. So, sabi daw ng cabinet member, Bantag is in the country and did not give conditions for his surrender. Ayan kasi, kaya tama yung advice natin kay General Bantag. More talk, more mistakes. Daldal ka kasi ng daldal. O ngayon, di napahiya ka. Sabi natin na ayaan natin na yung due process manaig. Kung hindi siya guilty dito sa assassination kay Percy Lapid, di eventually, after the trials in court, then mapapalaya siya kung hindi siya guilty. Pero kung guilty siya, siyempre, normal yon. Pananagutan niya yon sa batas. Di ba? Ganun lang po, mga kababayan dito. You have to trust the process. Yun ang party siya ng ano, party siya ng dati siyang party ng gobyerno. Kasi at ng justice system as a former Bucor director. So ano yung rason na hindi niya isailalim sa proseso yung kanyang sarili? Ayon, daldal ng daldal, ginatungan kasi ng mga kasama niya.
sa mga dilawang DDS. ngayon, kumusta yung mga bantag vloggers at yung mga supporters niya na mga netizens? Di ba ang dami? Pag nagdi-discuss ka ako na alata ko mga kababayan, yung mga previous discussions natin dito sa ating channel, pag si Bantag yung ating pinag-uusapan, konti yung mag-share. What? Di ba? Pati yung mga dating subscribers ko na nahimik, yung iba, inunsubscribe ako. Dahil sa ating ano, paninindigan, stand for the truth. Sabi ko nga, iwasan natin yung kampi-kampihan. Iwasan natin yun. Walang mangyayari po. Sa kampi, biblical po siya, yun ang cause ng trouble, yung kampi-kampihan. Hindi natin sinasabi ni si Bantag guilty na po. Ang magdidetermine ng guilt niyan, yung usgado, kung hindi niya isasubmit yung sarili niya sa due process, paano natin malalaman na hindi siya guilty? Hindi man pwede na pag sinabi ninyo, pinaniwalaan ninyo na mga supporters ni General Bantag na hindi siya guilty, hindi na guilty. Hindi yon natin trabaho. Ang may trabaho niyan, yung usgado, kailangan dumaan sa trial sa pagpresenta ng mga ebidensya, di ba? Na hindi siya guilty sa pagpaslang kay Percy Lapid, hindi siya yung utak. Ganun lang yun eh. Di ba? Ayaw ninyong maniwala sa akin. O ngayon, yung inyong idol, biglang tumbling po sa kanyang posisyon, sa kanyang sinasabi, mga sinasabi noon. O di ba? So, pahiya kayo ngayon. Huwag kasi nagmamadali sa mga pag-usga sa mga tao. Di ba? So, sabi ni Boying, I will talk with my colleague again to ask him if that offer was followed up by another gesture. With the possibility of surrender, Rimolya said, we are not pushing for law enforcement to hurry up the process. Makita ninyo? Makikita ninyo, fair naman po talaga siya, no? Si Secretary Boying Rimolya. Taliwas doon sa mga akusasyon ng mga makabantag na pinipersonal ni Boying. At ginagamit itong kaso ni Boying para sa kanyang political ambition. Ibaliktad po yung katotohanan. Si yeah, di ba? Yun ang gustong patakbuhin ng mga supporters. At yun ang rason kung bakit yung mga DDS vloggers laging ini-interview po si General Bantag. At yun sa mga interviews, imbis sagutin yung mga kaso, yung mga akusasyon sa kanya, ay binibultahan niya mga kababayan si ano, si Boying Rimolya. Itrabaho lang naman yung po ni ano, ni Boying. Alangan man hindi, hindi siya ano, gagawa ng kanyang mandato. Secretary of Justice siya eh. So, replying to questions, Rimolya said, you know, it is very difficult to hide from the law. Kaya na-feel na siguro ni General Bantag yung pressure. Siyempre, with the warrant of arrest, mga kababayan, na issued ng dalawang korte, inahunting na siya ngayon. At pag inahunting ka na ng mga authorities, there is a great danger na baka pagdating ng oras, may masamang mangyari. Di ba? Magkabakbakan at malagay sa peligro yung kanyang buhay. So, itong decision niya, kung totoo ito na filler, maganda po ito, mga kababayan. Joke ko lang naman yung kanina. Na huwag siyang sumuko. Ayan man lang po, mga kababayan. Brief, ano, short video lang tayo ngayong umaga. Baka lang gusto ninyo itong itry.
Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum, sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients, baka lang gusto ninyo po itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Iniman po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Ayos! Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.